Pagod na raw si Bettina sa kanyang jowang nonchalant. Oh, nonchalant yung wala lang, masyadong cool, masyadong chill. Ayan, reklamo kasi nitong si Bettina, hindi man lang daw kasi madama mula kay Louie yung effort nito sa tuwing sumasapit daw ang kanilang monthsary. Ang depensa naman daw ng kanyang jowa na si Louie, sadyang OA lang daw talaga tong si Bettina. Oh, gusto lagi may aksyon. Oh, dagdag pa na 6 na buwan, ha? 6 na buwan ng jowa nitong si Bettina. Totally opposite daw talaga sila. Oh, at ayaw ni Louie ng kahit na anong mga drama, na mga surprises kapag ka sumasapit ang kanilang monthsary. Nako, tanongin na nga po natin agad-agad itong si Bettina ng Quezon City, 28 years old. Bettina, magandang tanghali sa'yo. Sabi mo ay nonchalant ang iyong boyfriend. Siya ba ay ganyan na rin nung siya ay naniligaw pa lang sa'yo? Hindi po masyado. Medyo nag-e-effort naman po dati. Mm-hmm. Ano ba yung mga effort na in-expect mo sa boyfriend mo? Sana po kahit yung simpleng pagbibigay lang ng flowers or pagpa-plan ng date, mga special occasion. Uh-huh. Sa ngayon po kasi wala na yung mga ganong gestures niya. Dito na sa nararamdaman. Wala ng effort. Kailan tumigil yung ganung katinding effort? Eh, syempre, nung first month sa rin ninyo, meron bang pasabog itong si Louie? Meron naman po. Meron. Parang gradually na lang din po siyang nawawala. Oh, so, anong pasabog niya ba nung first month sa rin ninyo? Nagpa-plan po siya ng mga dates, ng mga unang buwan. Mm-hmm. Then eventually, biglang nawala na din. Pang ilan na ba na naging jowa mo itong si Louie? Pang 5 po. No, pandima naman na siya. Tapos yung mga nauna sa kanya ay very, ano tawag mo rito, nandyan palagi, very attentive sila sa mga special dates ninyo, pinaghahandaan talaga nila? The one before him po. Hindi kaya ikaw naman ay nagiging medyo unfair dito kaya Louie dahil kinukumpara mo siya doon sa naunang karelasyon mo? Actually, din naman po kasi ako po, nag-effort din naman ako. Mm-hmm. So, hindi, saka hindi ko na din po iniisip yung mga dati pa. Hindi mo na iniisip consciously? Ha? Consciously, wala na, kunyari. Pero, you can't help but compare your, ano na, no? Your present partner doon sa nakaraan. Oh, kasi nga, alam mo, eh, hindi naman talaga magkakaroon ng issue niyan. Sabi ko nga kanina, bago naputol yung linya, baka naman din busy itong si Louie. Ilang buwan na ba na parang wala lang sa kanya ang dumadaan na monthsary ninyo? Siguro po mga 3 buwan na rin. Oh, 3 buwan na. Pero doon naman sa 3 buwan na 'yon, nakakalabas naman ba kayo na kahit na iba yung date, hindi nyo monthsary? Nakapagsama naman kayo? Hindi din po masyado dahil na din po sa trabaho. Oh, trabaho niya o trabaho mo? Both po. Ah, okay. Bakit? Magkalayo ba kayo ng lugar? Yes po. Tsaka magkaiba din po kami kasi ng field of work. So, mahirap din pag tumain yung oras. Oh, yun naman pala. Alam na alam mo ang mga dahilan ha, na medyo mahirap pagtagpuin yung mga oras ninyo. Hindi ba pwedeng dahil nga dyan nag-uumpisa ang... I mean, may iba ka pa bang issue sa kanya bukod sa parang hindi siya may effort kapag ka dumarating yung special date ninyo in a month? Ayun po, nasasabi ko naman po sa kanya. Pero yun nga, ang sagot niya lang sa akin, hindi siya ganun na tao. And, tapos dun, parang nasasabihan ako sensitive, ganun. Sensitive? Pag bring up ko. Oo, masyado ka raw maramdamin, tama ba? Yes. Oo, alam mo kasi, pwede rin kasi pakinggan mo siya. At sigurado nakikinig din naman siya sa'yo. Ayan, magtagpo nga kayo sa gitna. Okay? O kasi meron talaga mga tao na baka mahirap para sa kanila yung...
Ito naman, kuusap pa tayo eh. And then, ano talaga yung line niya. Well, ang gusto ko lang naman sabihin dito, no, Bettina, meron kasi talaga mga tao na hindi, excuse me, oo, na talagang medyo nahihirapan, lalo na sabi mo magkaiba yung field of work ninyo, magkaiba yung oras ng trabaho ninyo, baka yung proximity rin, yung layo ninyo sa isa't isa ay talagang nagre-require ng preparasyon, o talaga bang kailangang i-celebrate on a monthly basis ang Mansari? Well, nangangalahating taon na kayo. Oh, siguro naman baka pwede, oh, every other month, pwedeng kahit na hindi sumakto doon sa date, kasi minsan nagiging ano, no, it's cute. Okay, it's fine na meron kayong Mansari, pero yan ay gusto mo. Mansari celebration, yan yung gusto mo. Pero ngayon kasi ay nasa relationship ka na, dalawa na kayo dyan. O yan ba ay gusto mo lang o gusto rin nitong si Louie ang pinili mong makarelasyon? Sana hindi naman din sukatin natin ang mga partner natin dahil sa hindi niya ako mahal kasi hindi kami nakapag-celebrate ng Mansari namin last September. Tapos ngayong October, Kuya Poy, hindi na naman yata kami makapag-celebrate kasi ganito. Yung mga ganyan, huwag niyong sukatin yung pagmamahal nila doon. Okay, sige, Bettina. Yes po. O yan. O sige, ganito. Ikaw ang may gusto na mag-celebrate kayo every month ng inyong special date. Tama? Mm-hmm. Oh, at sinabi naman din sa'yo nitong si Louie na hindi naman sa hindi niya sineselebrate. It's just that baka mahirap sa kanya ang preparation. Bakit daw mahirap? Dahil ba limited ang budget niya? Dahil ba limited ang time? Dahil magkaiba nga kayo ng trabaho? Napakinggan mo ba yon sa kanya? Parang it's just not my thing. Ganun lang po yung rason na nakukuha. So kulang lang din yung explanation niya. Ayan, pero sa ibang aspeto naman, sa pagpaparamdam sa'yo na mahal ka niya at ikaw lang naman talaga, hindi naman pa siya nagkukulang doon. Sakto lang po. Ha? Sakto lang din po. Parang sakto? Oh, yeah. Hindi na din po kasi ma-effort. Ah, kinukulang na ng effort. Okay, sige. Alam mo, feeling ko legit naman talaga. O yung sinasabi mo na hindi na siya sweet. Kaya bukod doon sa hindi na kayo nakapag-celebrate ng Mansari ninyo, kasi kung doon lang tayo, no, kung yun lang pinag-uusapan namin, natin, at wala naman talagang issue sa iba, eh ikaw ang may problema. Pero ang sinasabi mo rito, hindi lang pala yun. Hindi lang yung kapag ka-Mansari ninyo, pati yung ibang mga effort na hinahanap-hanap mo sa kanya. Tama? Opo. Ayan, o i-ready mo na kung anong gustong sabihin mo dito kay Louie. Pero sa ngayon, pakinggan nga natin ang astig advice ng ating kapatid na mula sa Antipolo, Rizal, 26 years old, si Lloyd. Lloyd, magandang tanghali sa'yo. Lloyd? Hello, Kuya Poy. Mm-hmm. Ayan, Lloyd. Hello. O, ano bang astig advice mo para dito kay Bettina at kay Louie? Kay Bettina tsaka kay Louie, advice ko lang kayo po siguro. And communication is the key. Kung si Bettina siguro parang siya na kasi yung nahihirapan, siya na yung mag-open up dun kay Louie na pag-usapan niya yung parang problem niya na parang nagiging wala ng effort or di na siya nakikita. Mm-hmm. Parang si Bettina sweet, parang sweet sila or lagi nagkikita, lagi nag-celebrate. Baka yun yung kailangan pag-usapan. Mm-hmm. Kailangan lang siguro i-open up kay Louie para, ayun, siguro mag-a-adjust si Louie or kung hindi na talaga, baka, ayun po. Kung hindi na talaga, wala nang effort, eh para hindi ka na mahirapan na magpilit ng effort, bumitaw ka na. Tama ba, Louie? Ganun ba yun? Oh. Ay, tama ba, Lloyd? Oh. Kaysa po yung nahihirapan pa siya. Kaysa naghahanapan pa ng mga effort. Maraming salamat, Lloyd! Oh. Okay, Bettina, narinig mo yung sinabi na yan ni Lloyd? Yes po. Oh, mas marami na ba yung paghahanap mo ng effort mula kay Louie kaysa doon sa pagbibigay niya ng mga natural lang na ibinibigay niya? Ha, mas lamang na ba na parang dami ng kulang kaysa doon naman sa kilig?
Ha? Opo, parang ganun lang. Okay, sabi ko sa'yo kanina, i-ready mo na ang lahat ng mga gusto mong sabihin para sa boyfriend mo na si Louie. Oh, dahil hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng ganito sa ngayon. Oh, kaya sige, Bettina, sabihin mo na ang gustong ibulalas ng puso mo sa boyfriend mong si Louie na medyo kinukul, hindi nga medyo, sabi mo ay kinukulang na talaga sa effort sa inyong anim na buwang relasyon. Go ahead, Bettina. Siguro po, kausapin mo si Louie. Sabi mo, Louie. O yan, go. Louie, nasabi ko naman na sa'yo before yung mga gusto kong mangyari and parang wala ka rin namang action. So, I think, ayun nga, mas kailangan pa nating pag-usapan ng mas maigi. And hindi ko din naman yun magagawa na ako lang. Ayun nga, it takes two to tango. So, hindi lang dapat din ako. Dapat ikaw din. Ayun lang po. Yan. Oh, kaya sa ngayon, pwede namang umiyak ka lang, Bettina. Pero dapat, syempre, meron tayong lesson na makuha dito. Oh, sabihin mo kung ano ang sinasabi talaga ng puso mo para kay Louie at para naman sa mga katulad ni Louie, makikinig din kayo. Habang sinasabi ng partner ninyo, ang medyo pagkukulang din natin, huwag kayong magbibingi-bingihan, huwag kayong magtitengang kawali dahil baka nasa huli ang pagsisisi. Okay, kung tinatamad lang kayo o kaya naman ay hindi nyo na talaga gusto pala yung partner ninyo, na bago-bago pa rin naman, relatively new ang relationship ninyo, magpaalam na rin kayo na maayos. Ha? May respeto kayong lumapit, dapat may respeto rin kayong umalis na. Hindi yung, ay may tricycle. Wala nang karespe-respeto at bahala ka na. Basta hindi na ako magpaparamdam, hindi na ako mag-e-effort. Ikaw na lang makipag-break sa akin. Huwag ganun. Kung feel nyo, huwag na ituloy. E kayo na mismo ang lumapit and respectfully magpaalam. Maraming salamat sa iyo, Bettina.